Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. At sa ating mga kababayan namang OFW sa buong mundo, magandang araw po. Kanina pa sana itong alas 9 hanggang alas 10, pero inabutan po tayo nitong ating gabi. But anyways, ginawa ko pa rin itong live broadcast para po talaga ito sa ating mga kababayang OFWs na nagkaroon ng mga problema dito sa overseas absentee voting. Pero una sa lahat, binabalaan ko ang mga tao o personalidad na ngayon ay pumipigil sa distribution po ng ating DVD. Nakatanggap na po kami ng mga reports na may mga tao na pumipigil po sa pag-distribute po nitong ating DVD, Isang Kandila sa Dilim. Ayon sa kanila, ito ay black propaganda daw. Wala pong black propaganda dito, mga kababayan. Ang nandito sa video na ito ay tanging katotohanan lamang. Kung sa tingin ng sindikatong Smartmatic at Comelec, ito ay black propaganda, hinahamon ko silang kasuhan nila ako, ora mismo, upang sagutin natin ang kanilang reklamo o ang kanilang mga paratang sa atin. Kaya po, binabalaan ko po ang mga personalidad. Alam ko po may mga pulis din na nangaharang dito sa pag-distribute ng DVDs na ito. Hindi ako mag-atubiling kasuhan kayo kapag ginawa ninyo uli yan. On the other hand, mga kababayan, ang primary purpose talaga kung bakit nag-live broadcast tayo ngayon ay dahil sa mga problema po sa overseas absentee voting. Sa Hong Kong kahapon at sa ibang lugar, meron ding mga problema ang mga makina. Ito yung mga malfunctioning machines na pumapalya habang ginagamit po sa ating butuhan. Actually po, ito mga makina ng Smartmatic ay already, this is an outdated technology. Luma na talaga ang technology ang ginagamit ng Smartmatic. At itong mga makinang ito, wala po talaga tayong tiwala. Hindi po tayo magtiwala sa mga makinang ito. Kasi noong 2010, kung natandaan po ninyo, bumili po ang Comelec dito sa Smartmatic ng halos 10 bilyong pisong Picos machines. Then binayaran sila ng dagdag. Umabot po halos 12 billion ang binayad po sa Smartmatic para sa 2010 at 2013 elections. Pagkatapos po ng 2013 elections, nung dumating na po ang 2016 elections, nag-arkila na naman ng panibagong VCM ang Comelec sa Smartmatic. At nitong election ngayon, nagbayad na naman sila ng 2.2 billion. Sa makatuwid, mga kababayan, dalawang election lamang, disposable na ang mga makinang ito. Naging disposable na po. So sa dalawang election, 2010-2013, ang ginamit ay Picos machines. Nagbayad tayo ng halos 12 bilyong piso sa mga makinang ito. Pero dalawang election lang po nagamit. Pagkatapos, wala nang gamit. Ayon, ando na sa bodega ng bodega ng Comelec, hindi na magagamit dahil sira na. So ang 12 billion pesos po natin ay ginamit sa 6 na taon. On the average, 2 billion bawat taon ang tinatapon ng Comelec sa basura. Ganon din naman ang nangyari ngayon sa 2016 at 2019 elections, 12 billion piso ang binayad dito sa Smartmatic. At ito na naman, nakikita na naman natin ang mga makina, pumapalya na. So, pagdating ng 2022, kapag hindi mapigilan ang Smartmatic, hindi mapatalsik ang Smartmatic, Smartmatic naman ang magbibigay ng panibagong makina. Ewan ko kung ano ng pangalan, ipapangalan sa mga makinang ito. But for the past 4 elections, including 2019, tagda 2 election lang, 12 billion ang ginastos ng ating gobyerno, nitong Comelec, binayad kay Smartmatic. Pagkatapos nito, wala nang gamit ang mga makina. Ginawa ngang disposable ang mga makinang ito. 2 billion on the average per year ang winawaldas, ang tinatapon sa basura. Ang pera ng bayan na tinatapon ng Comelec sa basura. 2 billion sana na magamit nating medisina para sa ating mga hospital. 2 billion sana na maipatayo nating mga silid aralan. 2 billion sana na ipagawa natin ng mga kalsada. 2 billion sana na maidagdag natin na sahod para sa ating mga guro o kapulisan. Pero wala pong 2 billion para sa kanila. Wala pong 2 billion para sa ating lahat. Bawat taon, napupunta po kay Smartmatic dahil nitong sabuatang Smartmatic at Comelec. Kaya ayan, nakikita na ninyo, nagsisimula na ang pagpalya ng mga makinang walang silbi. To think na outdated pa ang technology ang ginamit dito. But more importantly, mga kababayan,
Ang pag malfunction po ng mga makinang ito, ang pagkasira po ng mga makinang ito ay nagre-resulta actually sa disenfranchisement ng botante. Kasi pagpunta po ng botante doon sa embahada o konsulado at nasira po yung makina at hindi siya makaboto, chances are hindi siya babalik. So, nadi-disenfranchise ang botante. On the other hand, dalawa po ang epekto nito. Kung masira ang makina, posibleng ma-disenfranchise ang botante dahil hindi na siya babalik. Pagpunta niya doon, nasira ang makina, hindi siya makakaboto, hindi na siya babalik, na-disenfranchise ang botante. Pangalawa, substitute voting. Anong mangyayari? Kung kailangang palitan ng SD card, ipasok uli ang mga balota, ang may control dyan, ang may hawak dyan, ay hindi na po ang botante, kundi ang mga empleyado po ng konsulado o embahada. To that extent, hindi na ang botante ang nag-feed ng balot, kundi ang ibang tao. To that extent, we call it substitute voting. So, ito po ang dalawang epekto ng pagkasira ng mga makina. The other problem, ang isang malaking problema ngayon is itong mailed-in balloting. I call this mailed-in balloting kasi hindi na ang botante ang pinapapunta sa konsulado o embahada upang siya mismo ang mag-feed ng balota doon sa makina. Ang embahada na, ang mga empleyado na ng embahada o konsulado ang mag-feed nito dahil imi-mail na lang. So, mailed-in balloting. Wala po akong natandaan. Mga ilang buwan pa bago ang halalan, hindi ko po nalaman, wala po kong nalaman at hindi ko natandaan na nag-discuss ang COMELEC, nagpaliwanag ang COMELEC tungkol sa mekanismong ito. Malamang, itong mekanismo ng mailed-in balloting, bago lang ito, ngayon lang ito lumabas. Kasi lahat ng mga OFW groups na kausap ko po, na-surpresa po sila dito. Lumabas ito sometime in March. Noong March na kandidato na po si Glenn Chong pagka-senador. Hindi po ito pinag-usapan noong kami nag-hearing-hearing doon sa Senado. Wala po silang sinabi about mailed-in balloting. Ang mailed-in balloting ay pumasok lamang noong nandyan na si Glenn Chong kandidato na pagka-senador. Alam nitong sindikatong COMELEC at Smartmatic na ang primary base of support ko po ay ang OFWs. Kaya sa paningin ko po, ito ay malinaw na tangka pa lang ng pandaraya. Dahil kung binalak talaga ito ng COMELEC at Smartmatic na magkaroon ng mailed-in balloting, months ago pa sana ito pinag-uusapan, months ago pa sana ito dinidiscuss doon sa hearing. Pero wala pong ganun. Ngayon lang ito lumabas, beginning nung March, nung nagreklamo na po yung mga kababayan natin sa Singapore na ganun pala ang gagawin. In other words, na unang nag-file si Glenn Chong ng Certificate of Candidacy noong November 26, pinatay si Richard Santillan noong December 10, lumaganap ang issue, nakilala si Glenn Chong beginning January, February, din ito na, mailed-in balloting ang ginawa ng Smartmatic at COMELEC. So ano pong mangyayari kung mailed-in balloting po? Ulitin ko, itong biglaang pagpatupad ng mailed-in balloting, itong biglaang pagpatupad ng mailed-in balloting ay suspicious. Kaduda-duda talaga. So I will assume that this is a step towards committing fraud. Bakit fraud? Dahil hindi na po ang botante ang magpapasok ng balota, kundi empleyado po ng embahada o konsulado kung saan wala po tayong control. So maari po na 12 ang binoto mo doon. Dagdagan nila ng isa, nullified na po ang boto, overvote na po. Kung hindi naman kumpleto ang iyong balota, pwede po nilang dagdagan at ilagay ang paboritong 8, ay yari po ang ating balota. So either kahit pa kulang ang binoto mo o eksakto ang binoto mo, pwedeng magdagdag ng boto o pwedeng dagdagan ng isa para ma-overvote. So wala po tayong kalaban-laban sa ganitong sistema, mga kababayan. Kaya po ang ating remedyo dito, ang ating remedyo dito sa problemang ito ay kunan po natin ng picture ang ating balota. Paulit-ulit ko na pong sinabi ito para mas marami pa po sa ating mga kababayan ang makakaalam. Kunan po natin ang picture ang balota na may boto na po natin. Especially yung pagka-senador. Picturean po natin ang ating balota na na-filled in na po ang mga shades. Picturean din po natin ang envelope para malaman po namin kung saan po pinadala, saang konsulado, saang embahada. I-save nyo po muna yan for the time being. Hihingi namin yan sa inyo
pag na-set up na po namin ang aming call center sa Quezon City, iba po yung call center kaysa call center dito, ipadala po ninyo sa amin yan, bibilangin namin ang lahat ng boto, then ikukumpara namin yan, ibabangga namin yan sa election returns na ilalabas ng mga makina sa araw ng May 13. Para makita po natin kung may discrepancy sa pagitan ng mga balotang picture ang pinadala ninyo at balotang binilang ng mga makina doon sa konsulado o embahada. Ito lang po ang tanging paraan upang mahuli ang kanilang dayaan. Now, kanina nakita ko po yung reklamo po ni Ms. Dansky Altamirano na sa Italy. Itong tungkol pa rin sa mailed-in balloting. Ang sabi po niya, kapag doon ka sa presinto boboto, special marking pen ang gagamitin. Paano ngayon kung ang balota ay pinapadala mo doon sa butante sa kanyang bahay, wala po doong special marking pen. Ang gagamitin ay ballpen o lapis. So ano ngayon ang patunay na ang ballpen o ang lapis ay babasahin ng makina? Yun ang tanong ni Ms. Dansky Altamirano. Tanong na legitimate at dapat sagutin ni Comelec. Special marking pen ang tawag ninyo sa inyong pen. Eh wala pong special marking pen doon sa bahay ng butante. In the case of mailed-in balloting, hindi nyo naisip yan dahil gusto lang ninyong mandaya. Comelec at Smartmatic, hindi nyo talaga naisip ito dahil gusto ninyong mandaya sa halalag ito. Dito, magsimula sa overseas absentee voting. Ngayon, doon sa bahay ng botante, ballpen at lapis ang nandun. Walang special marking pen. Hindi naman kayo magbimail ng balota with a special marking pen dahil that is impractical. Ngayon, kung ballpen ang isid, at pencil ang isid, ang tanong, tatanggapin ba yan ng VCM, ng vote sheeting machine? Kung ako po ang tatanungin po ni Ma'am Dansky, tatanggapin po yan ng makina. Any kind of shade, kahit pa, kaya nga, hindi kayo pinabigyan ng special marking pen sa balota, sa envelope, dahil tatanggapin ng VCM ang ballpen at ang pencil. So, ballpen, pencil, special marking pen, tatanggapin yan ng VCM. Kaya po, kampante silang magpadala sa inyo ng balota na walang marking pen sa loob ng envelope dahil tatanggapin yan ng makina. Itong ballpen at itong pencil. Now, dito tayo ngayon. Dito natin mahuhuli si James Jimenez na sa kanyang kasinungalingan. Kagabi, nabasa ko yung report nila sa Manila Bulletin. Kagabi, pag-uwi ko po rito. Nandoon po, sinabi ni James Jimenez na fake news po yung lumalabas. At tulad din po ng nangyari noong 2016 election sa Hong Kong. Okay? Hong Kong ang sinabi niya na may bumoto ng 12 pero nag-overvote. Dahil daw yung isa, ballpen ang ginamit. Yung iba, special marking pen ang ginamit. Dito, mahuhuli ang kasinungalingan ni James Jimenez. Walang pinagkaiba ang mark ng special marking pen at ballpen. Parehong itim yan. So sinabi niya, in-explain niya itong paliwanag niya. Nagkaroon ng overvote ang balotang iyan doon sa Hong Kong in 2016. Nagkaroon ng overvote dahil yung 12, special marking pen ang ginamit ng botante or something like, ang ibig niya sabihin, hindi binilang. Ah, kaya pala, ang resibo, I stand corrected. Ang resibo, hindi nag-appear yung pangalan ng botante at ng kandidato dahil ballpen ang ginamit. I think that was what he was referring for. Nagreklamo, I stand corrected kanina, hindi yon ang ibig ko sabihin. Nagreklamo ang botante dahil yung resibo niya kulang. Oo, ito pala yon. Nagreklamo, ulitin ko, nagreklamo ang botante dahil yung resibo niya kulang ang kandidatong binoto niya. Ang paliwanag ni James Jimenez, ang special marking pen, ang binabasa ng makina. Ang ballpen daw, ginamitan daw ng ballpen yung iba, kaya hindi nag-mark doon sa resibo. Mali po yun. Dahil kahit anong marka ang gagawin mo, whether it is using a special marking pen or ballpen or pencil, madidetect yan ng makina at dapat nandoon yan sa resibo. Kaya dito, nahuli ang kasinungalingan ni James Jimenez. Sinungaling talaga. Kahit patistingan natin ngayon ang ballpen at ang special marking pen at hinahamon ko si James Jimenez, magdala ka rito ng VCM. I-shade natin yung balota. Special marking pen at ballpen. Tatanggapin yan ng makina.
Bakit ka lumusot dito sa kaso sa Hong Kong noong 2016? Kulang ang resibo. Hindi lumabas ang pangalan ng ibang kandidato. Ang sabi niya, ballpen kasi ang ginamit. Mali po yun. Dahil ang ballpen, binabasa po ng makina. Kaya nga, ito ngayon. This is another example. Sa mail-in balloting, pwede ang ballpen gamitin. Yung ballpen mo sa bahay, gamitin mo pag boto mo dyan sa balota mo. Hindi nagpadala ng special marking pen ang COMELEC dahil pwede ang ballpen. Pwede ang lapis. So, I just highlighted this one para maipakita po natin ang kasinungalingan ng COMELEC. Itong sinabi ni James Jimenez kahapon tungkol sa mga balitang lumabas. Now, ang pangatlong problema po natin mga kababayan ay yung disenfranchisement po ng mga botante. May natatanggap po kong mga reklamo doon sa London at sa Italy, sa United Kingdom at sa Italy, na nandun ang wala daw ang pangalan nila, although nakaboto sila the previous elections. Meron din po sa Japan. So, ang botante ay nakaboto nung huling election 2016. Bakit ngayon wala na yung pangalan niya doon sa listahan? So, this is a disenfranchisement of voters. So, ang sagot po natin dito mga kababayan, unang-una, magprotesta po kayo at iparecord po ninyo sa minutes of voting. Iprotesta po ninyo ang fact. The fact na hindi kayo pinaboto dahil wala kayo sa listahan. Although, nakaboto kayo noong 2016. So, if this is your case, iparecord po ninyo yan sa minutes of voting doon sa embahada or konsulado. Now, ito ay malinaw din na palatandaan ng pandaraya. Tinatanggal po ang mga botante. Dito sa Pilipinas, may bayad po yan bawat ulo. Sinabi ko na po yan sa hearing sa Senado noong July 6, 2018 na binibenta nga ang mga pangalan ng mga botante para tanggalin po sa listahan. Kung ako po sa inyo mga kababayan, kung ako po ang botante na para kay Glenn Chong, ako iboboto ko si Glenn Chong, pagdating ko sa pasuguan or embahada, pagdating ko sa konsulado, wala doon ang pangalan ko. Ano, alam niyo mga kababayan kung anong gagawin ko? Magtatawag ako ng mga kapatid, kamag-anak, mga kaibigan ko sa Pilipinas, ililista ko ang pangalan lahat ng mga botanteng boboto kay Glenn Chong. Maghahagilap ako ng 1,000 botante para kay Glenn Chong kapalit ng pagkawala ng aking karapatan para bumoto. So, nag-gets po ninyo mga kababayan? Para makita po nila ang so that they will pay for their crime na tinanggal kayo sa listahan ng botante. Tinanggal kayo sa listahan ng botante, ayaw kayong pabutuin dahil boboto kayo kay Glenn Chong. Maghanap kayo ng 1,000 botante sa Pilipinas para pumalit sa pagkawala ng iyang isang boto. So kung 1,000 boto ang kukunin nila at hindi nila papubutuhin doon sa inyong embahada o konsulado, palitan nyo na tag-1,000 bawat isa sa inyo, 1,000,000 dagdag boto yan para kay Glenn Chong. Yan ang paraan para papagbayarin natin sila sa kanilang gagawing dayaan ngayon. So ito po ang aking mai-advise po sa inyo. Kung ako po ang nasa inyong kalagayan, gusto kong bumoto kay Glenn Chong, pero tinanggal ako sa listahan, magre-recruit ako ng 1,000 botante sa Pilipinas na boboto kay Glenn Chong kapalit sa aking isang botong nawala. Kaya pag may 1,000 boto ang tinanggal ng mga sindikatong ito, papalitan natin ng tig-1,000, 1,000,000 additional votes for Glenn Chong. Yan lang ang tanging paraan para tumigil itong sindikatong ito. Let them pay for their tactics, their dirty tactics na dayain tayo. So ngayon, hinahamon ko ang COMELEC, si James Jimenez, na sagutin ninyo ang aming issue dito sa mga malfunctioning machines. 2 billion bawat taon ang tinatapo ninyo sa basurahan dyan sa Smartmatic na yan. At pangalawa, yung mailed-in balloting. Bakit ngayon lang ninyo ito in-implement? Minadali, you rushed it, walang klarong patakaran. Kaya ang aming isasagot dito, kukunan natin ang picture, ang inyong mga balota, ang inyong envelope, itago nyo muna hanggang kailangan na, hanggang kukunin namin sa inyo. Now, kung kakasuhan kayo ng COMELEC, sabihin nyo ang inyong abogado ay si Glenn Chong. Haharapin natin yan. Alam nyo kung bakit? Alam nyo mga kababayan kung bakit? Kapag ang balota ay ikaw ang nagpasok at may resibo, hindi pwedeng kumuha ng picture.
Pero kapag ikaw ay hindi na ang nagpasok ng balota at wala kang resibo, wala ka ng control sa iyong balota, the only thing that you can, the countermeasure for that, the countervailing measure for that is picturean mo ang iyong balota upang masiguro natin na hindi tayo madaya. So ito po ang depensa natin. Hindi na po ang botante ang siyang nagpasok ng balota. Wala na pong resibong nakikita ang botante para ma-verify niya. So the only means to verify is take a picture of your ballot, take a picture of the envelope, so that matrace natin ang ballot sa precinct number at bibilangin natin yan pagdating sa tamang panahon upang ma-verify natin na tama ba talaga ang bilang ng mga boto sa mga makina. So, kapag tinakot kayo ng embahada o konsulado, sabihin ninyo ang inyong abogado ay si Glenn Chong. Bring it on. Sabihin nyo, kukunan namin ang picture ito, isisave namin para i-verify namin kung tama ba talaga ang pagbilang ng makina. At kung kakasuhan kayo mga kababayan, ako ang inyong abogado. Handa ko kayong ipagtanggol. Tingnan natin kung anong magagawa ng Comelec at Smartmatic. Mga kababayan, kapag magkaisa po tayo, walang magagawa ang mga mandaraya. Tandaan po ninyo, kapag hindi kayo pinaboto, kumuha kayo ng 1,000 butante para kay Glenn Chong para magbayad sila sa kanilang ginawa. Tapos na po ang kanilang maliligayang araw. Let's get back the power into our own hands. Win this war for our people. Win this war for our country. For our future. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan.